have these lucid dreams where I can't move a thing. Hello mga amigo, mga amiga, kamusta po kayo dyan sa panahon natin ngayon? So ngayon ang pag-uusapan natin or sasagutin ko yung mga tinatanong sa akin o mga pili-PM sa akin na about dun sa aking family planning ng IUD. So una-una sa lahat, pagpasensya nyo na dahil nandito yung aking anak sa likod na kung saan siya ang dahilan kung bakit ako nag-IUD. So kasama na po yung pasaway ko mamaya, no? Hanggang nyo na lang po. So, ayun, kukwento ko sa inyo kung ilang years ako nag-IUD. Una-una, pinanganak ko yung aking anak, 2013. So, nag-start na yon at CS po ako. Hindi po ako normal, CS ako. Tapos, after ako ma-CS, nilagyan na ako ng IUD, family planning. Bago po ako i-CS, nagsabi na po ang doktor sa akin kung mag-family planning ba ako. Tapos, nag-suggest po sila sa akin na IUD na lang daw ilagay ko. So ako, 21 years old pa lang ako noon. Wala pa ako alam. So ang doctor ang, kumbaga, nagsunod. Para sunod ko yung doctor na sige, mag-IUD na lang ako. Ako, kasi natakot din ako baka masundan agad si Yuffie. Kasi syempre, CS ako. Kasi pag sundan yan, edi yung aking tahi, di ba? Alam yun na, baka bubuka. So ayun, nag-IUD ako, nilagay na nila mismo dun sa mismong sa tahi ko para siguro hindi na rin mahirapan. So 5 years ako nagkaroon ng IUD. And then ayun, 2018 pinatanggal ko na siya kasi merong hindi na maganda sa kanya. Hindi na parang sa meron ako experience sa kanya na hindi maganda, mamaya sabihin ko sa inyo. At ayun, sinasabi pala ng doktor, pagkatapos niya ako lagyan ng IUD, sabi niya, bawal daw ako magpa-check up sa ibang doctor, dapat daw sa kanya lang. E, ang layo-layo niya kasi, for example, Batangas yun, tapos Tagalog na ako. So, syempre, ako naman may tahi, wala naman kami mga kotse, wala naman kami kotse. So, syempre, nagsasakay ako ng bus, papunta doon, pauwi dito, dadala ko pa yung anak ko noon kasi wala akong kasama sa bahay. So, ako lang talaga. Kaya masakit din ang tahi ko bukod dun sa IUD ko. Kaya sabi, doon daw ako magpa-check up sa IUD ko. Ayun, doon naman ako nagpa-check up ng ilang buwan sa doon, basta sa Batangas. Doon ako nagpa-check up kasi unuan na sinunod ko siya. Tapos, pagkalipas ng mga ilang buwan, parang hindi na ako nagpa-check up sa kanya kasi nakakapagod, tas masakit na yung tahi ko. And then, kasi sabi niya kasi every twice a year ata pag meron kayong IUD ay dapat magpa-pap smear. So ayun, hindi ko yun nasunod kasi hindi ako nakapag-pap smear kasi syempre kasama na yung medyo gipit din kami sa pera, kaya iniisip ko na lang, parang bilang nanay iniisip mo na parang okay pa naman na pakiramdam ko. Sa pagkain na lang yan, yung parang ganun, iniisip ko din yung gastusin namin sa bahay. Kaya sabi ko, okay pa naman yung pakiramdam ko, di ko pa naman naramdaman yung mga ganun. Tapos pagkalipas ng 5 years, ayun na nga, sasabihin ko na sa inyo kung bakit ko siya pinatanggal. Pinatanggal ko siya, una na nagpa-pap smear sa dati kong ubi. Kasi yung ubi ko nito ngayon ay, nung dalaga pa ako, ubi ko na siya. Nagsasama pa lang kami ng asawa ko. Di pa ako buntis nun. Yun, ubi ko na siya. So, bumalik ako sa kanya kasi magpa-pap smear ako. At ayun nga, sabi niya sa akin na kasi sobrang daming dugo daw na lumabas sa akin. Kasi namumuo pala yung dugo dun sa loob pag ikay may IUD. So, ang di daw yun maganda, sabi ng ubi ko. Ngayon, edi nirisetahan niya ako. Nirisetahan niya ako ng papatigil na malalaking dugo. Kasi ang dami talaga. Papatigil dugo. So, nirisetahan niya ako ng pills. Kaya medyo tumigil na yung dugo. And then, pagkalipas ng mga buwan, nagulat ako kasi may lumalabas sa aking, ano, yan, sa aking down there. Alam niyo na kung saan yun. May lumalabas. Naihipo ko siya. Ala, parang ano to. Ayoko naman hilain kasi natatakot ako. Kasi yung IUD guys, papakita ko sa inyo yung picture kung ano yan. Yan mismo yung lumabas sa akin. Medyo yung parang tali niya. Yun, baba. So, syempre, na ano ako na natakot ako kasi baka ano yun, baka ganyan.
Kaya ang ginawa ko, pinatanggal ko na yun sa OB ko talaga. Pinatanggal ko na yun. After 5 years, pinatanggal ko na yun. 2018 yan. Kasi 2013 ko pinanganak ng anak ko. So, hindi na masama ang 5 years. Kasi, yun, di naman ako, okay naman siya para sa akin. Kaya sobrang tumaba nga ako dun sa IUD na yun. At pag meron kang IUD, bawal magbuhat, sabi. Bawal daw magbuhat, sabi ng doktor. Kasi ano, baka bababa daw, ganun. So, lately kasi nung, ano na yun, mga 5 years old na si Yopi, ano na kasi, lagi ako nagbubuhat, parang feeling mo kasi, parang kaya mo na sarili mo kasi, syempre, pag nanay, multitasking ang gagawin. Hindi mo na iniisip yung minsan yung katawan, diba? So, ayun, ang nangyari sa akin, hindi magandang nag-experience ko sa kanya after 5 years, pero pagkalipas na mga, ano, okay naman yung matakbo yung 5 years, okay naman, yun lang 2018, may lumabas na sa akin, yun nga yung ID, kaya pinatanggal ko na siya. So, ayun, yun nga, hindi pa rin ako nabuntis. Wala na akong ID, wala na rin akong pinagamit na family plan, hindi pa rin ako nabuntis hanggang ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, sana pala hindi na lang ako napalagay ng IUD kasi mahirap din pala ako mabuntis. Kasi hindi ko pa nun alam dati, natakot din kasi ako nun dati. Kasi syempre, first time kong manganak, tapos is pa ako, syempre, sino ba hihingan natin ng advice na dapat mag-family planning? Syempre, yung doctor, di ba? Kasi yun, doctor sila, eh. Maganda yung kanilang advice para sa ating mga nanay, eh, di ba? So, syempre, go to the flow lang ako. So, ayun, ayun lang guys, ang share ko sa inyo, yun lang experience. Kung natatakot kayo, meron kasi nag-PM sa akin, sabi niya, sa hospital daw yun, sabi sa hospital na yun, parang pares lang ata kami ng hospital ng pinanganakan. Sabi daw kasi, kung bawal ba daw, parang same kami kasi ng experience, kung bawal ba daw magpa-check up sa ibang doktor. Sabi ko, pwede, kasi nga, share ko sa kanya yung experience ko. Pwede, kasi ganun din ang ginawa ko, tapos may lumabas din sa kanya. So, ganun din nangyari sa amin, lumabas. So, pinatanggal ko na, wala naman nangyari hanggang ngayon sa akin eh. Kasi pas-pas lang naman sila umi ng ganun, kaya bakit hindi pa nila papayagin na ang layo, kaya ang layo din ng uwian niya, lagi yun din ang pupuntahan, diba? So, ayun guys, ang experience ko. So, sana nakatulong ako sa inyo kahit papano. Mag-comment lang kayo kung ano yung mga katanungan nyo, baka sakaling masagot ko. Kung ano pa, baka na kami nakalimutan na kaibanggit. So, ayun guys, lamang guys for this video. And thank you for watching and sa pakikinig po. And bye! See you on my next one!